Good morning po sa inyo lahat. Isa pang mariyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling umaga ay tumingala at manampalataya. Tumingala at manampalataya. Mano mangyari mga minamahal, ang isang malaki at magandang bahay ay naitayo ng aksidente lamang, di sinasadya. Nagkataon nagsama-sama ang mga bato, buhangin, semento, bakal, kahoy't salamin. At pagkatapos ay biglang may luwabas na malaki at magandang bahay. Hindi po, no? Dapat merong architect o engineer o contractor na nagplano at nagtayo ng bahay na ito upang ito po ay may tayo. Hindi maaaring aksidente lamang kanyang pagkakatayo. So, pero lalo ito mga minamahal sa mga bagay na ating nakikita. Tulad ng araw, buwan, bituin, at lahat sa kalangitan. Sila po'y katibayan ng isang napakatalino at napakamakapangyarihang manlilikha na gumawa sa kanila. Ay nga po sa mga awit 19:1, ang kalulatian ng Diyos ay pinahayag o pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan. Sabi rin po sa Romans 1:20, mula pananglikhain ng Diyos ang sanlibutan, kanyang likas na dinaikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag na kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang may dahilan pa. Kaya po ayon po sa mga versikulong ito, tumapasin una-una, ng lahat ng bagay ay nilikha. At may pagkakataon na wala pa ang mga ito bago sila likhain. Ikalawa po, ang lumikha ng mga ito ay ang Diyos. At ikatlo, ang kadakilaan po ng nilikha ng Diyos ay salamin o pagkapahayag na kanyang kalulatian at kapangyarihan. Tulad po ng isang masarap na nilutong pagkain, di po ba? Ito po yung katibayan na may isang cook o chef na mahusay magluto. Ayon po sa Luke 1.37, wala anumang bagay na hindi kayang gawin ng ating Diyos. Kaya tayo po'y tumingin at mamangha sa nilikha ng ating Diyos. Kaya po nalalago ang ating panampalataya sa ating makapangyarihang Diyos at Panginoon. Maraming salamat po.